Dave McLennan, Dave. Hello guys, mayroon tayong Yamaha MX-135 na laging lobat. Nakakailang battery na si Sir, yung may-ari. Silipin natin yung kanyang voltmeter. Yan guys, okay naman siya. 13 volts and half throttle. Pero pag binukas mo yung ilaw, yan. 11 volts na lang siya. Maibigan, pag 11 volts na lang yung nababasa ng inyong voltmeter ay hindi na po nagkakarga yan, mga kaibigan, pag nakailaw ka. So, umaandar ka. Tapos, pag nakalayo ka na ay mahina na yung ilaw mo. So, ang naisip nating solution, mga kaibigan, ay full wave yung kanyang charging system. At meron tayong ditong available na rectifier na 4+1 na LPI dito sa shop. 4+1 yung ginagamit ko, mga kaibigan, kasi hindi siya nag-overcharge. Hindi katulad ng 5 wires. Babaklasin natin yung kanyang pairings at hahanapin natin yung kanyang rectifier. So ayun guys, hahanapin natin yung wire na galing sa stator papuntang rectifier. Yung kulay yellow, yung kulay white, saka yung kulay black. Yung Yamaha, mga kaibigan, ay black yung kanyang ground. So pag tinanggal natin yung ground sa stator, mga kaibigan, pag Yamaha ay magpo-floated na siya. Kaya tatanggalin natin yung black. At mga kaibigan, yung kulay dilaw dito ay supply ng ilaw galing sa stator. At kailangan natin tanggalin to, mga kaibigan, kasi pag hindi mo tinanggal to at naglagay tayo ng ilaw galing sa rectifier ay babalik siya doon sa may stator, kaya tatanggalin natin to, mga kaibigan. Yun guys, ang bubunutin nyo sa socket ay yung galing sa stator, mga kaibigan. Tatanggalin nyo sa socket yung yellow saka yung black. Yung yellow, mga kaibigan, ay ititape nyo na lang yan kasi hindi na siya magagamit. At yung gagamitin kasi natin, mga kaibigan, na rectifier ay may sarili siyang ilaw. Tapos yung black, mga kaibigan, ay lalagyan natin ng extra wire kasi magiging charging na rin yan. Bali, dalawa na yung wire na charging, mga kaibigan. Dalawa na yung magiging charging niya. Kaso, hindi mo siya ma-detester kasi magiging blind na yung ground niya, mga kaibigan. Kaya nga tinatawag siya na uploaded. Matitester mo yan, mga kaibigan, pag yung isa sa kanila ay gagawin mong ground. Pwedeng yung isa sa kanila ay maging ground at pwedeng isa sa kanila ay maging positive. Yun. Sa pagkakataong ito, mga kaibigan, ay kinakabit ko na yung ating rectifier na 4+1. Wala tayong mabiling socket nung stock na charger niya. So ang ginawa natin ay binalatan na lang natin yung mga wire. Pero hindi na natin ginalaw, mga kaibigan, yung kanyang jack. Tapos inipit na lang natin yung mga wire nung clip. May clip naman ito, mga kaibigan, yung pagtinanggal niya sa socket. So yun, inipit ko na lang doon, mga kaibigan. Ang mga Yamaha, mga kaibigan, ay wala na tayong ginagawang modification sa kanyang stator pag magpo-full wave tayo. Basta tatanggalin natin yung ground ay automatically naka-floated na yan, mga kaibigan. We'll be right back.
So ayun guys, nakabit na natin yung ating rectifier. Ganito yung connection na gagawin nyo. Yung kulay black mga kaibigan ay ground yon. So ikakabitin natin sa ground. Kulay green yung ating rectifier mga kaibigan. So yung green ay ilalagay natin sa black. Tapos yung red mga kaibigan ay papuntang battery yon. So ilalagay natin yung red sa red. Tapos yung white mga kaibigan na galing sa motor ay ilalagay nyo dun sa may yellow ng ating rectifier. At yung extra wire mga kaibigan na nilagay natin ay ilalagay nyo dun sa may pink. Yun mga kaibigan, pwede nyong pagbaliktarin yan. Walang kaso yun. Tapos yung yellow mga kaibigan na stripe yellow ay papunta ng headlight. So may sarili tayong headlight mga kaibigan sa ating rectifier, yung kulay red na may white, na may lining na white. Yun ang ikakabit natin mga kaibigan sa yellow para pwede pa rin maging AC yung kanyang headlight. So ayun mga kaibigan, at naikabit na natin. Huwag na nating patagalin at testingin na natin mga guys. Silipin natin yung kanyang voltmeter. Yun guys, 14 volts na siya. Pag hindi nakailaw. Pero pag nakailaw mga ibigan ay 13 volts pa rin. So nagkakarga pa rin siya. At okay yung ginawa nating conversion mga ibigan. Alright mga kaibigan, 14 volts kapag hindi nakailaw, 13 volts kapag nakailaw. Alright. Yun guys, pag mayroon po kayong katanungan ay mag-message lang po kayo sa ating Facebook page, Dungkasim Vlog. At pwede po kayong mag-comment sa baba at i-appreciate po natin yung inyong magandang comment. Shoutout kay Edmar Padilla, yung may-ari ng motor na to. Mga kaibigan, baka hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel ay pindutin nyo na yung ating subscribe button at click nyo na rin yung ating notification bell para lagi kayong updated sa mga video natin na i-upload pa. Yun. Alright, thank you.